Japan Run 6. Son lo más atanán. Ang kasulatan ni Kodahin sa umang libro, sa London Book of Sabton. The more you read, the more you know, kadaghan ko yung kapalimo. Ang pila na po basa na ni Exodus sa Sinises, the more I read, the more ko makarealize, kadaghan ko kawa na himo eh. Lahi mo sa umang libro, nga the more you read, the more ka makadaman na kung nahulot na nipo kahibota na nga, sa pagkong kasahog nga, limaw mo kutanan. But the scripture is very different. Mura kang yamso, tuglay mo, kapra, kamay na ganghaan. Nga umang, pagkong mo doon, naku ang langob, naray mga ganghaan, kagmay, nakasin langob, katay-katay. So, sa di patamuan to sa itong kaptara study, mga dumagas ng maulo sa pagkakabo. Labing dalay ko, nga mga ngayon. Kanimo tanang himaya, pagdayo kong pagsimba. Tingin mo katawahan, nagkitawag sa imong ngalan. Please, Father Yahweh, help us to understand your word. Guide us in the study of your word of Father Yahweh in Exodus. Forgive us our sins, all this we pray in the most precious and powerful name of our Savior, your precious Son, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Ikaw ka klaro sa mga sahong. Natungod ra sa uhong sugadan. Chapter ang 5 of 6, dili na po ma-appreciated kayo kung dili na magbasa kita sa chapter 1, 2, 3, 4. So, unsa may nunga kita sa chapters 1, 2, 3, 4 sa Exodus. Ang chapter 1, hingsugod nagdaghan ang mga Hebrews. You were not called Israelis at the time. Hebrews ang ilang tawag. Ilang nga. Ito si Egypt. Nagsugod nagdaghan ang mga Hebrews. Na-threaten ang Pharaoh sa Egypt. So, ni-order siya sa mga midwives. Kung sa ni-order na sa midwives. Nga ini mga anak ang mga Hebrew women, kung laki ipapatay, kung babae ipabuhi. Pero kung mo huna-huna, oh, laki ba yung mga anak? Nga nung ang laki may ipapatay, di man ang bayan. Okay? Kaya that is a very tulog-tipon nga pangutana. Kung gusto kang di mo daghan, ang babae mo ay patyon. Dili ang laki. Di man kung mga anak ang may buhay laki. O laki, di mga anak. Pero dapat nga mudaghan ang babae nga Hebrews, o niya, nga yung mga laki diha. E ni mga anak, Hebrews diha po nang inahan. Nga nung ang laki may ipapray, di man ang bahay. Oh, mutukan ang sahong nga hibawa na anak. According to the study of a certain Messianic rabbi, nga taga-Australia, Hilda, nalimot ako sa nga. Nangayang ikot, nga na sa labasahon nga fossilized custom. Si Satan nag-study sa scriptures. Tinundumig yun eh. Ayaw mo to nga si Satanas mahadlok sa kasulatan. Gikot ka niya ang Salmo 51, 12 sa ingitintal si Yeshua. Lukso, kaya isulat na. Siya magapadalas manulong na pagsapay sa mga tingin. So ang panuway di mahadlok o Biblia, magtuon pa. Ang iyang kahadlokan, nga di niya mangilad ang tao. So iyan to na narong ilaron ang katawahan. Sama pa sa gang nagtuto sa kasulatan, dili pagpangitas kamaturan, apan pagtuwis sa kamaturan. Take for instance, debaters. Paminaw mo mga niraso ng debater, di ba? Binali ay sa kamaturan. Kay ang ilang yung grupo mo ipasun. So ang samay nabasa na ko sa Fossilized Customs, gikot na sa writer sa Fossilized Customs, usa ka Messianic believer from Australia. Ingon si Rito, si Satan was studying the scripture. Kung naningon bitaw to si ang Elohim, kato nakasasarag si iba, ang bitin, mupahit sa tiil, sa tikot, sa babae, sala, sa tao. Unya, ang anak sa tao, tumban ang ulo sa bitin. Prophecy, manak. Prophecy na. Nga doon ay deliverer, muabot to save the human race. Unya, ang bitin nga tumban ang ulo, si Satan man to. So si Satan na himo na din mo nga pagluwas sa katawan. So ang iyang reading ni Satan, somebody shall be sent from heaven to deliver the people of the Almighty. Aning sa Egypt, kaya nabandage naman sila sa slavery for how many years? 400 years, more or less. Kisa yun lang kang 400 years na ulipon. Why na sobrang ikson gawa sa European countries? Nga nag-exist for more than
400 years. Ang US, wala pa'y 400 years na isip naso. Kita wapatay 150 years, isip usak naso sa Pilipinas. Sa'yo nagka 400 years na ulipon sa Tinja. Unya, pag-ingon nga, ang reading ni Sitan, batong sa mga writer natin sa Australia, ani higayon na ipada ang manluluwas to save his people. Ang iyang reading, it should be a boy or a man-child. Moto ang iyang gihong-hong sa espiritu sa pero, pat yun ang batang lalaki. Ang iyang tumong atong tinot is to kill the forthcoming savior. Moto yung tumong. Kaya gusto ni Satan, kaya di gud ta malukat sa itong kasalanan. Kung na manluluwas, mapatay as a small child, suli na wala mo pakamatay para sa ato ang kasalanan. Therefore, forever ang kalibutan niya ni Satan. Mura na kung tao na iyang yuta nga nanakop sa prenda, di sa gusto kalukatos ng iya. Yung pangitag paagi, yun ka di malukat. Kaya gusto ng iya na yun ang maong yuta, ang kalibutan, di ako pang mas yuta. Nga itong tawag nga ito. So, muna yung rason nga, I think I am convinced. Kaya nga nung ang mga laki na maipapatay, di maapil ang mga babae. Di ba? Kung gusto ka ni Muragan, bayag laki. Bayag laki, di kayo laki ra. Kaya another thing, the same hatred of Satan was manifested. Katong itong dihay wise men, nga wahingan this Bible lang nga, pero ningon ang contemporary world, Melchor kono Gaspar Baltasar. Sila nagyo kong ipangutana na ng mga hawag kunos kasulatan silang grupo. Ang sama na mabasa sa bin ng Melchor Gaspar Baltasar. Wag yung nas kasulatan. Walas Biblia ang Melchor Gaspar Baltasar. Ang ingon na wise men. Gibisaya, mga mago. Kung yung lain na pagmining ni Uban sa mago, there is buhol. Oh, lain na meaning, pero mga mago, magayin. Wise men from the east. Wa mo yung tulo. Niyo nag wise men. Naghingon na yun nilang Melchor Gaspar Baltasar. Ganon itong hama po ng Melchor Gaspar Baltasar. Ang tubaging son mo gihapon. Long before nahingusan yung Christmas celebration sa December 25, ang Christian world duhay Christmas day giselebrate nila ni. And there is a Eastern Orthodox Churches, Greece, Russia, ang ila January 6. January 6 ang Christmas. Una ang Western Christian nation sa Rome, sa France, sa England, ang ila December 25. Gusto man sa Pope, sa Rome, na usahon ang Christmas celebration sa Christian world. So nag-negotiation sila. Ang ilang compromise mo, ne? Ang January 6, tawagon nga Three Kings. Arong nag-hapo ilang celebration. Tawagon nga Three Kings, Melchor Gaspar Baltasar, kunya mag-iusas lang celebrate sa December 25. Mo ni history ang nga nuna ng Three Kings. Wahingan is kasulat ng Three Kings? Wahingan yung Three Kings. Wahingan Melchor Gaspar Baltasar. So kanang Christmas celebration, garaming daghanag bakak. Kinadaghanag bakak yun na. Kanang December 25, di mo yung natawahan, gigam ang patag Melchor Gaspar Baltasar, na pailang Diyos, gawa mo ito, wapila na katulang, gigas pa kayo mokso. Di ba? Kamay niya mong bata. Ngayon ko nga, yun mo ka na muda ko niyong bata, ngayon yung pwede katulang, gigas pa kayo mokso, muda ko naman ang tao. Kung mag-birthday kasi mo nga nagka-20 anyos, yun mo bang pinataon nga wak mo muda ko ito, ano po yaman gihapo na? That is a valid question. Valid question na. Dili na binuha nga question. Kano sa mga misa yung nataos Bethlehem? More than 2,000 years ago. Nanong kada December 25, small infant ng gihapon siya. Hindi ko na nila ma-explain. Mungin mo lang, kung di man mo, kuhan, try na lang ito ba? They do not address the facts. They address their biases. So, nung kapunto niya, na ilang Diyos nga black na sa rin, na posisyon rin Diyos Manila, o na kung manabag ha? Nga nung mananamay black ni Don Jesus, na po yung Jesus nga di black, sa may tinod, rasa na. Di ba? Na si po, ang mga po, si Pete, na senior, kamay niya po. Punta sa Manila, black na sa rin, ito mo. Sa may tinod na, Negro or Russian or Caucasian, mailag yun yung wigzon nga. Di kabibo lang yun. For the pleasures of the flesh. Murang kita, mangita, tasa unsang yung tinood. Dili na
gunjap-gunjap ra sa sinutihan pa mo, maaaron lamang ma-enjoy ang atong karon nga mga pangadlaw. So we are not condemning anybody, but we're addressing the facts. We're addressing the facts. O mga naman, o di mga gurbo, believer, okay, pangitag bata nga, bandian Diyos na, gamay bata iya ko. Huwag yung kahitit ah. O di ba, lay-lay kunor ng tao, ngayon na ito, napunok, na ito. So ano na po ka sa chapter 3 and 4? Di ba ningo din sa chapter 3 and 4? Gitawag ni, gitawag sa Elohim si Moses to deliver the people Israel from Egypt. Nga naman, ganingon man niya kataghan. Kalimpong ako, ganingi present sa giwan. Pagahion sa Elohim ang kasing-kasing sa pero. Dahil ang utana, muro matagin ni gidrama. Pagawas akong katawahan, o dyan ay kulang kasubo, sisar ko yung pagahi sa hari, sa kasing-kasing sa hari. Nga nung hanap eh, nga nung hanap. Di ba natin na kanakana sa Jewel and Silver, ang utana, pagabotong ikas giwan at tong sabado. Nga maligin na nga, pagahion kong kasing-kasing sa pero, arong siya di mo subot pagawasun. Huwag ako na nang isugo ko, ikaw naman po yung pagkahiyo, sa ikaw po suku-suko na ako, muna ko na nang imong gidrama. Mayroon sa'yo po magkakasakto. Muna yung nakalamig sa nung magtuuntas kasulatan. Kaya itong uto, muna giinat-inat, muna gi tuyok-tuyok, pero ni kasabot ni mo, kinalamian din ipasabot. Kaya nga naman, nga kipagahik man. Kasugo na ipagawas, una, pagkahinol, di ko mo suko. Kami pa sa chapter 5 and 6, pero tayo nung kapanta nila, ang inang parang hindi mo singa pagawason sila, nasuko man ang pero. Gipanish sila. Ay yung bricks. Di na mo tagano. Straw. Kamu ni pagitag straw. Ako, pasabot kayo kung sa'yo pasabot ang straw. Kanang straw makaligon din na, o bricks. Di mo po carpenter, pero ang ipasabot nila din eh, mura bitig building blocks of bricks na siya. Raw materials for the bricks. Isa ko na ramali ko ng bricks. Karon sa kapungot ni Pero nga manghawa na ni amo nang manghawa na mo dire kay mo tumos kami nga wan kay magsilipa pro face sa inyong Elohim kay idol na mo na mo gyapon buha wa na mo trabaho kay dakha na mo kayo sa to para kanila sila kaya nila abton ang kota sa number of bricks kota umabot ang kota dire pahuway na di ba o baka kota ka o 100 unit salt ari laksa-laksa ka kana human ang kota. Aningon ang Pero tungod kay nasukol sa pananghid ni Moses o ni Aaron nga manggawa sa Egypt ang Israel. Hala, ayaw na tagayo straw ang katawang Hebrews. Pero demand the same quota. Sa tawuan ay raw materials, pero mag-ihapon ka na ipaproduce ng bricks. Ikaw lang pala kung mga Hebrews. Hangtod nga, ang ilang mga pangungi pang kulata. Hindi na mong tuon ni Moses. Kasi Moses may gangin ng pagpananghin ng magawas, dito manasuko ang pero. So, nga nung ipagkahi man ang kasing-kasing. Kung panalitan si Maiko, kung sumon, Maiko, at to atong hipi dito sa opisina, pananghit mo ni Himoa. Kung akong ingon ng hipi, di mo subot sa imong hangyo. Munsa kas, Maiko? Di man, di mo subot, di mo pagkumpahan niyo. Mura, di kurani, yung mura kong drama-drama. Di nga naman, Ikson. Huwag mo kapangutan na dada. Nga nung ipagahi, man. O kipahumot niyan. So sure is power. O lang, so ako pa. Why control si Pero sa iyang desisyon? Or na, ang punto din meron, freedom of choice. Do we have freedom of choice after all, or wala? Wala. Nga naman, kung ipagahe, napahiya choice. Kung ipagahe kasi, napahiya choice. Musubot mo, dapat naman may instruction, pagahiyo na, kahina lang. Kung sa may punto na to, anak, ang to may kasulat, kasulatan. Nakurat ko sa pagdig na ko, ani deeper, na yung maglipo ko, magampo ko na, ni huling sa mga bersikulo, kay mura magnaing mo, no, ni huling nakurat ko sa kong na-discovery. Ang pagpagahi igsoon, uposit na sa kaluoy. Kinsa may pagahion na kasing-kasing, kinsa may kaluoyan ni Abayawe. Ang tubag, nga nung ipagahi, Joshua or Yahushua 11:20. Joshua or Yahushua 11:20. Nung sa may sulti din eh. Ang background ani, maunin panahon na ang nag-lead sa Israel from Egypt, si Joshua na. Yapot na lang siyuta sa Kanaan, doon ay mga gingharian nga wala mo amigo sa mga Hebrew, sa mga Israel. Wa mo welcome nila. O niya, unsa may rason nga wa mo welcome. 11:20, itong masahon.
For it was of Yahweh to harden their hearts. To harden their hearts, that they should come against Israel in battle, that he might destroy them utterly, and that they might have no favor, but that Yahweh might destroy them. Unsa diksong? Unsa di rason nganong pagahinom? Aron ma-destroy ang maong katawahan o tao? Aron ma-destroy? So ang pangunta na aron? Hindi na tapos yun. Huwag ma-destroy. Pero man. Ma-destroy ang tayo. Kipagahi, anong ma-destroy? Ang putulay ni Zonon sa ito bakara. Ang giningon sa kasulatan, nga nung gipaadto sa Elohim sa Egypt ang katawang Hebrews? Nga nung wa sila magpunos kina, dito mara sa Egypt. Kanong dito sa Egypt? Sa so, upang may kasulatan ni Ingon, kay ang sala sa mga katawahan sa Kanaan, wala pa mo awas. Meaning, within forgivable consideration pa. Pag-awas na, motong ipabalik na sa Elohim ang Israel from Egypt to Canaan. Unya, ipagkain nila kasing-kasing, araw ma-destroy sila. So, unsa'y punto na ini? Kinsa'y pagkahiyon ng kasing-kasing? Kanang walay bugmas kamaturan. Kanang tao, nga bisa unsa kuno istorya kamaturan, di na gyud maminaw. Sa ba yawe, pagkahiyon na limong kasing-kasing, araw ma-destroy ka. Kuyawan ko ka. Imagine. Kuyawan, ano nga po din rason? Apa yami ayon to pagkahiyon ng kasing-kasing. So kung napakahihandong to repent, handong to paluya so di gyud pagkahiyon ng kasing-kasing, kaluyan pa ka. Lain punto, kinsay, ipaharden ng kasing-kasing, arin ka sa 2 Thessalonica. 2 Thessalonica, may kumagtong tag-Bible mo, laong yun at ang nasab ka nixon. So yun na ka, pagkahiyon na yung kasing-kasing sa tao nga, di gyud mo, tuos, metinoo, di gyud mo patuo. Ay, pagkahi na lang. Dire sa 2 Thessalonica 2, 9 inches, niya din nixon ang sulte. Verse 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 verse 11 verse 12. Unsa giyon din dili? With all this evilness of unrighteousness. Tanang limbong sa pagadili matarong. Ngadto kanila nga pagalaglagon. Kinsa kuno limbong sa di pagamatarong? Kantong laglagon. Nganong laglagon man sila? Because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Kaya wa sila mo dawat sa gugma sa kamatuuran. Aron unta sila nga maluwas. Ningon din so pa yun si, for this cause, Elohim shall send them strong delusion. For this cause, kaya wa sila gugma sa kamatuuran, wa sila gugma sa paghinusol, wa sila gugma sa pag-alagat sa laming kamhanan, Yahweh will send them strong delusion that they should believe a lie. Hadlo kayo. Hadlo kayo. Kung wala na ikong mantaos ka matuuran, pagdadaan sila sa ilo, ikaw baka ka nang mutuos, baka? Kung wala ka din. O di ba di ka na rin tambal, harahiloin mo. Di ba di kas magayong, ka na makadaote mo. Kaya duha na may choices na to. Wa may neutrality when it comes to serving the Almighty. At di na po alagad ni Satan, ba di po kung alagad sa ilo, ikaw sa mga mo. Neutral lang ko. Wala ka yung neutral. When neutrality, in serving Yahweh, there is no such thing as neutrality. Walay abstention. Di si pong eleksyon niya, either mubutar ka o di, pwede ra. Din heo, klaro kayo. For this cause, what's a cause? They have no love of the truth. They have no love for the truth. For this cause, Elohim shall send them strong delusion that they should believe a lie. Mutuo naman hinos baka. Nga naman, yung pagdaan mag strong delusion, what's a misery delusion? Pagkakalag limbong sa makakakahog. Ano mo ito nas baka? Di ba tinawag niya ron? Nga namilok ng konog ilang siya sa iyo. Mila tulungin ako. Di samot yung tuuhin ako. Kunyan na po. Kaapos nga na ni Jesus Kristo na ayaw ko noong masakit. Ang nituo ni silang samot. Nga naman. We have no love for the truth. Yahweh will strengthen them strong delusion. Ano mo ito na noong sa baka? Ang punto ito sa money. Kung gusto tagmualagan, love the truth. More than the miracles. Daghan mang tao ron, miracles ipangita, dili truth.
Maayo gani ni sa kong sakit. Mutok mo alam kan ko kay tinuod na. Si Satan can make miracles, yes or no? Yes. Yes, definitely. He can even disguise nga mutuo ka maturan. Kahi appeared as angel of light. Apan ang kamaturan nga iwali ni Satan sa gulan gunyat mga bakha. Dili sa muwalik, tinuod nga pulos ra gud tinuod. Sa gulan bakha. O sa may mas peligro yung son, kanang tinuod nga sa gulan bakha o kanang bakat tanan. Ang bakat tanan o ang bakat na isagol tinuod? Ang naisagol tinuod. Kaya makakabantay nga rin may bakat ka na. Pero ang klaro yung bakat, klaro man, so din yung kamahadlok anak, ralitan Christmas. Sagol man eh. Sagol ka na tinuod man yung dunay na himugso sa Bethlehem. So that is a truth. Tinod bang gud diha ningan hing maluluwas? Tinod bang gud ganang lipay ang kalangitan mga angel nagakanta pagkahimong sus maluluwas? Birthday to Yeshua. Dunay dakong kabibo sa langit o sa kalibutan diri sa kawanangan. Tinod bang gud na? So sa may bakag isagol. Dili December 5. Dili Hesus angan. Unya kay bibo man kayo, dili naman pay tawo tungod sa tong ubang dili tinod. Apil man adawaton ang tinod o ang sagol nga bakag. Mara ko na pagkaon nga hilo. O hilo din ko, kamo kay hilo pulos. Pero pagkaon nga nindot kayo, fried chicken, fruit salad nga nindot, may gisagol hilo. Maapil ni mo kaon, nga mo din sumakakaon sa laming pagkaon. Nga naadi ay hilo. Nga nun nga hilo tong atlet sa 3rd Congressional District dito sa Kandihan. May ba mo ito, nga din nga hilo sa pagkaon? Abo, kasi kami 30 man itong na-hospital. Nga nun man ito, kailang pagkaon, di ba ito? Makadaot, doon ay nasagol. Hanapin nila kaonan, makadaot. So, morning sa itong bataya. Kung pure yun ka mga hilo, o pure nga bakat, mas dali na makamakon. Pero sa gulan gani ang bakat, sa tinuod, kundi ang bakat, namura na pong tinuod, kaya lami kay musturya ang mga magmamali, lami kay glujit, toon na yun. Kundi ang ingon pa ka, kamura, kamayra mo, kamoy tinuod, kung nakuta nimo sa Mateo 7:13-14 nga sigpit ang dalas kaluwasan, di man muto. Gano'n man? They should believe a lie. Ngayon, muto mo na mas baka. So, mo na yung punto nga nung ipagahi ang kasing-kasing sa pero. It was time for the pero to be destroyed, the kingdom of Egypt to be destroyed, and it was Moses who was sent by Abba Yahweh to do the job. So, duhay task ni Moses? Unsay task ni Moses? Atong tanawan ha? Mabayo na. Arong malaglag ang wine gugmas kantora, wine gugmas sa paghinulsong. Kita ito dapat na yung gugmas paghinulsong. Kaya kita ang tanan pulos ba na nakasala mo nang akakong gabasa din dito baan kung mara ko. Lablo ka din, no? Kaya may panahon ng ramuha ngayon na tasa kanang atong hilig bitaw. Mo nang after all, siya ba yung nahigugman sa nato sa gugmang anda mo pasaylo sa tanang tinong paghinulsong. Kaya kung sa'yo lang rason nga nung si Moses ging nga pagkahiyong kasing-kasin. Exodus 9:16. Tingin mo din he? And indeed for this cause I have raised you up, Moses, to show in you my power and that my name may be declared throughout all the earth. Ano yung ikaduhang rason? Aron ay ang ngalan mahimaya mayas ibo kalibutan o mapadaya kaliyang gahong. So duha ka misyon ang dapat i-accomplish ni Moses. Una nga ngalan ni Yahweh madaya sa ibo kalibutan. So di tinuod nga ilang si Israel na throughout all the earth ang ngayon din muli ang gahong sa Elohim mapadaya. Unsaon man pagpadaya kung inig subhangyo ni Moses. Pero, mugawas na Miss Ezer. O sige, gawas na mo. Why? Gahong mapadaya? Why gahong mapadaya? Nga nung nakagawas man mo, kaya nisugot man ang piro. Ang piro may mahimaya. Ang piro may mahimaya. Dili ang gisimba sa Israel. Mausa na karunin son sa itong panahon. Ang Israel, pertinakin kamay ang nasod sa Middle East. Parawan ninyo sa mga map. Ang dagong nasod diha, Saudi Arabia, Iran, unya ang medium size ang Iraq, ang Jordan, ang Egypt, ang Turkey, ang Lebanon, gamay po kayo. Pero, nga naman yung Israel, gabi sa usap gubat sa mga
Arab countries, Muslim countries, di man dun mapil ni Brad. Tabaransa. Kanuan, kanaman si Yahweh Elohim. Nimo man ang Amos, di na ito sila mawa di sa ilang yuta na na sa takna sa kasulatan. So, ang usang rason ni Son, laing rason, nga nung ipagayang kasikasin sa mero, aron mapagayag ang gahom sa Elohim o kanyang ngalan mailhan madeklarar sa tibuok kalibutan. Nilahibawa naman sa itapos Exodus, kung saan madigyan, saan magpagbalayag ang gahom eh, daghan katong 10 plagues. 10 plagues lang daan, labihan gahom at Son. Danyagod, galingo-lingog yung mga magician o masalaman kiro sa Egypt, di nila kaya tapatan ang nahimo sa gisugo sa Elohim na si Mose. So, mo na ito ang kanatong buta na itong gitubang roga, nga nung ipapatay ang mga laki na mga bata. Because of Satan's reading, nga aning panahon ang mugawas ang Savior of the people of the Most High. Kunya, sunod na po, katong pagkahimugso ni Yeshua, di ba ang mga wise men, giingnan man sa ni Herodes, o humana mo dito, balik mo diri, hati mo, simba po ko sa hari, pero na yung sumpay sa kasulatan, ningon, ang tumong din niya, arong pat yun ang maong bata, di ba? Kunya kay, wak man mo ang isa iya, pag kahuman ang wise men, wak man mo hosit sa hari, kung saan gihimo? Gipamatay na sa hari, sa Israel, sa Huda, gipamatay ang tanang bata, laki na po ipapatay. Nga nakita, 2 years old and below. So, yung nakita, laki ang mga bata, gipapatay pa na sa Egypt, laki ang mga bata, gipapatay pa na sa kang Herodes. Sato pa, Satan wants to kill the Savior at birth. O dili na sa makahimong makaluwas sa katawahan na iautang na diyon pagluwasan. Kung nahibaw ta, napili si Satanas, ni daog yun ang plano sa Elohim o si Yeshua na himong atong manluluwas. So, sa ito yung kanak mong rason ni Son, ganong ipagayang kasing-kasing sa mero? Ang duha mo rin, aron ma-destroy si Pero niyang katauhan, ang iyang Egyptian army, o aron ang gahong sa Elohim mapadayag, o kang nalang sa mga gagahong maila sa tibuong kalibutan. So, kuyaw nga mga rason, ganong ipagahi? It's not freedom of choice. O sa ipagahi ni Son, nahinihin mo na sa choice. Manipong ito sa resulto na, it's not for lack of freedom of choice. Pero usa pagkahiyo na kasing-kasing sa tao, kita mismong tao ni himo na sa choice. Wala yung bantayin. Wala itong bantayan. Huwag pa ba kumuhin mo sa choice yun? Kaya mo himo na niya ka sa choice. Ah, bawag mo ko lang isang tabra. Pero kaya mo na naman. Ari na lang ko. Laklakot, laklak. Kung simba ko ayaw doon pati nga na, you are making a very bad, terrible choice. Doon dili nang ipagahin, nga upa ka kahimog choice. Dili makunang pagpagahis kasing-kasing sa wapag ang mahimong choice. Dili pagkahiyon sa inyong kasing-kasing, tulwa pa ang mahimong choice. Once you make your choice, anak pa siya ba Yahweh, mong pagkahis ang mong kasing-kasing, o dito ka mong alaga niya. So, sa may bali, anak, pagkahiyon man ang dito mong alaga, o may kumas kamaturan, o sa may bali, anak, kaluyan sa Elohim, ang tao na angay niyang kaluyan. Kaya sa may angay kaluyan sa Elohim? Last commandment number 2. Sa Ten Commandments. Unsa gingon dito? Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or in the earth beneath or in the waters under the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them nor serve them. For I, Yahweh, your Elohim, I am a jealous Elohim, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generations of them that hate me. And showing mercy, kinsay, tagan sa mercy, showing mercy to thousands of them that love me and keep my commandments. Naadihay soon ang punto atong bantayan. Dahil gugma sa Elohim o nagbantay sa iyong kasuguan. Mahimong man ta makasala kay nakasama magyod ng tanan. Pero naatay gugma, nakasala ta kay natintal o unsa. Dili pa na choice nimo, natintal mangupo. Natinta ko yung kung kwatong panahon na nakasulkog buwangan. Unya, naman niya doon, posta sa akin, doon, pinako lang rin yun eh. Wa ko yung kwarta. Sige naman, ako rin pabailan niya. Unya, nitaya ko, nakadaw ko 100,000. Nakabayad ko sa mong mautang. Natinta, bangoy. Natintasyon pa to. Ito ang kadugayan, huwag maghimo na ni mong habit, yung wangay na ka, choice na nangimo.
choice na nimo, di ba? Oh. Mo na batayan to isa na primero tentasyon na o mito ang pag-ambo ng our father. Dai lai ni ingon niya. Lead us not into temptations. Kasi si tan tentalon matauna. Tentalon matana tintal may primero himoon. O gi god man ang tintal, amo na lang mun gam siya. Pero matintal na tani ha, sumodan, amo yun na kayo na hinulso, di nakadungkot sa mo hinulso. O nang naidan ang tao ka nakasa, gusto na mo balik sa pagkalagad, daming hongong. Basta noon ka, kang grabe na makasasala. At that is a satanic spirit. That is a satanic spirit ka naghungong. Di nakapasalo kay grabe ka ka makasasala. Sa kasulatan doon, klaro, do your sins be as scarlet, I will make them like snow. Meaning, walang sala nga di mapasaylo basta tininuog kang maghinulsod o mubiya ubas pa rin kamot kasi abayawin mo tabang ang himpit ang makabiya sa kasalanan. Pero may sala nga gamay kundi hinulsodan. Walang sala nga gamay ra nga di hinulsodan. Ang tanang sala isoon makalaglag. Pero iba, unsa yung sala ni Safira? Pagdilip ka tayo sa hao eh. Kwarta primero. Pero ang iyagong, ang lastro nga nakalaglag niya, na maka. Kung sa may iyong pamaka, kwarta ni primero. Pero pag abot ni, ang plano na itong husband, ni sunod pong asawa, kailan niya mabunin nila kwarta ko? Kaniingon man ang say-say sa aksi, si Kipa, kinan man si, ni Kipa si Anania. Nga nung inyong magikuha ni Halin sa yuta? Sa inyo pang yuta, inyo ba na? Sa inyo nang isaan, yung magkikuhaan. Malamatay ang bana. Gilubong. Tao-tao, diabot ang? Asawa. Wamaning ng asawa, manginikuhan. Di pangutan naman. Maura pa yun ni Halin. That was the last call. Last call to repent. That's what, that was the last chance. Maura pa yun ni Halin. Ito ba ba? Maura. Papamakakayang saan nakalagman. Nasaktan natin, John? Maura ba yun ni Halin? Maura. Ang sento pang bigay pa. Ang naglubong niyo. Nga nung nagkasinabot man siya kung ba nag-asawa? Nga nung nagkasinabot man mo? Unang nahina po, niyong mo sige pa. Ang naglubong sa imong ba na ilang mga tila na sputahan. Ikaw sunod ilubong. Namatay si Safira. So, kung sa'y nakalaglag ni Safira, pamaka. Ako yun ang i-emphasize, Sir. Kadaghang tao, huwag mag-isip sa pamaka nga na kong sala. Di ba? Tino de. Mura ba sa daghang tao ang sala di sala ang pamakak di sala. Sa daghang tao ang pamakak di sala. Go with our mga magkawali ang kasulatan. With all humility and love for the truth. Really yung tata, open-minded ta. Di ta mo insist. Nga mo opinion ni ako nasabtan. Kay hatlog ni pamakak. Si Safira na kamatay pamakak. Unsa po yung nangyay naka mga sala nga datko dihan nakalaglag sa tao. Sala mahitungod sa pagkaon. Ang uban, wag mag-isip rin pagkaon nga na kong sala. Kung sa may nakalaglag ni Adag ni iba? Kaon. Kung sa'y nakalaglag ni Isaw? Kaon. Yung ibayon yung, yung panalangis pagkapanganin tungod sa kaon. So, isang magbantay tayo ng kaon, kadaghang hadlok kung ang pagkaon atong palabunon kaysa gugma sa pagkalagad sa inyo. Unya, having said that, di ito mag-judgmental. Dili kita mag-judgmental. Nga nung kita mag-judgmental, ang atong human mind, dili mo yung makatupong sa human mind sa lamang gamahan. Ang puto na mamone, ang nagra mo yung maghukom sa laing tao. Diyan kita kakita sa itong kawalino. Pinaunin. Pangalita, sa kasulatan, di pangunan naman ko sa usaka kauban na po na itong na-believer ba? Ngayon sa kasbran. Maluwas pa ito ang mong silingan, Brad, nga. Grabe magsabran. Yung gingan. Gusto ko na isa. Yung gingan lang ako sa mga sa. E kung kayo maghukom, bukan lagar nga. Iampo, ikaw po pagampo. Ako siyang kisenta sa kasulatan. Pwede kang magkasasala sa kasulatan na grabe kong sala. Sarong anong nangaluwas man. Panalitan, siya rin dapit. Kung sa may isang dapit. Dapo bang isang dapit? Kinadakuan. Adultery with murder. Adultery with murder. Nga naluwas. Nga sa pira laglag man. Nga pamakakwang niya. Una-una ako nang iso. Grabe ang sabi mo siya. Adultery with murder. Murder ganit. Giplano yun sa pagpatay. Nga murag. Wa giplano. O na yung peligro ng murder. Giplano. Meditative. Nga di sa masakpag na si giplano. O sa ilang kakonsala niya.
si Moses, kanyang nasulatan natong dito na lang. Wala nang sakoy pa sa lang ni Moses. Hindi patay ng Egyptian. Gilubong pag wala na kita. Nga amin na kita. Wala nang mga pillars of faith man sila din sa sulatan. Si San Pablo. Si San Pablo, mangulutos. Mula kita iso di tama judgmental. Mau gini ako ipasabot. Bisa nang kasulatan, no? Nga nungan ko nos hako, upat may asawa, luwas man. Di ba tinod upat asawa nga po? Iksuon pang duha. O asa ka man ang iksuon duha. Kung naroon magwawaling, iksuon duha ka mong kasawa. Tuo man mo na nang adulterer man. Duhay asawa, iksuon pa. Kanya sako. Yang asawa, pila ka po. Upa. Kung sa may ingas, upa kay, kung sa may ingas upa. Lia o si Raquel. Kung nila pong ipakapin, ilang mga helper. Tapi po ka asawa, upa. Muna nga dito mag-judgmental iksuon. Amo ginipunto na to. Si Bayawi labong nakitas kasing-kasing na muna. Magpasko ta sa itong ginaboy, with the guidance of the Spirit, ang mga wali sa mga elders o mga evangelists, mga facilitators lang ta, to make everyone come closer to Yeshua. Dili man ang elder may manuluwas, di po ang elder may judge. Dili ang evangelist may manuluwas, di po may judge. Kita, mga facilitators, to help each other come into the feet of Yeshua. Si Yeshua itong istoryahan sa pagkampo. In humility, in the desire to transform our lives and our human spirit. Inumdumi lang na ako, bahing kasawa ni Isbutan, ngayon kalupin ni Solomon. Pili ang asawang Solomon? 700. Una pila niyang kirida or concubines. Punta, concubines? Pila ka mo? Concubines. Pila iyang asawa? 700. Pila iyang kapit? 300. Asa ka mangita 1,000 kababae gininten? Karong panahon na kakita ka politiko bisa sa kagamahan ng usa ka siga. Mo pod ha 1,000 gininten. Mao na punto sa mga kay nung kag. Mao pod kasulatan ug imong tunan ba? Ang imong utok di ikot kakatukad sa kahanan lumok hanapan sa kahanan doon sa kahunahon sa kahunahon sa labaw ng bahagan. Mao na gina. Mo niya mao na nga. Si Samson, bangin po ito nga. May puntulong sa suko sa magkakagaw. Muna nga, atong hinugtuman niya, ang kasulat sa Proverbs, kinsa? Solomon. Ang kasulat sa Ecclesiastes, Solomon. Ang kasulat sa Song of Solomon, Solomon. 1,000 yung babae. 1,000. Ang kasulat sa Psalms, ang kasulat sa Psalms, kaya hindi ito magkaganya ngayon sa office. Isang tanas na ba? Mga na mo hilad na to. Si, ang Sam, sinse kasulat sa Sam? Si David. O sa kamurderer, o kanulterer. Kinsa kasulat sa Genesis, si kasulat sa Leviticus, ni Trulmi, ni Moses. Mura ang punto na ko ito ang gilad na ni Mora ni. Si Pablo, nakatong sinulat. Ang punto mo ni, kitang tanan makasasalat. Kitang tanan ang Andos pag hinulusol, pagbangos kinabuhi. Si Yeshua na yung makausog na to. Why lain? Ayaw isip pa, ang saga may rami, yan ako. Ala, dumdumi sa pira, pamakakra, patay. Pamakakra, patay, ha? O yan lain pong, namatay diyan na simpul ra kayo. Si Isaw, ah, nasa ng panalangin ako, gigutom na ko. Pagkaon ra, usa ka kananan. Huwag sa mong patay, pagkaon ra. Wala ang punto ng hadlong inson. Ang sala nga ato na nung gigapos in this biyaan. Una nga, for all love and compassion, let us not be judgmental, but let us pray for its other and so on. Ayaw himo nga, na may nungutan na. Una, anong saabang nga, nga naman na mauna ko, kuya tong sundo, dili ng mga prophets and kings, dili ng mga apostles, dili ng mga patriarkas. Kung sabi niyo sa kasulatan, nga tong sundo, si Yeshua. Si Yeshua siya may model, perfect model. Why lain? Dili mga elders ang sundo, dili mga evangelist, facilitators kami. Arang kita, mo grow in knowledge and understanding sa atong nasabtas ka bumoto ni Abba Yahweh. Dili nga, ang Biblia, i-compromise, di mo maningiyos elder, di man siya musukot, tuli kumuto ko niya. Kala po, nga yung elder hinos kasulatan. Di na, mahimo. Okay, so. Karo, narita sa details sa chapter 5 book 6. Katong, i-discuss to na ko, hopefully, kay mo ito yung mga butang tulok ibon. Dili ito mahimo plain reading ra. Na kanina ka-present ko sa ato Chris Paul, katong haptara, discuss yun, in-depth. Sa uban na yung mga hidang, ilang haptara, reading ra sa text.
di ba? Napa na doon ka na sa ubang mga probinsya. Lamin nyo dito ka, discussion doon nga. Lawa ko nga discussion. Kaya nga nung ihanay na kasing-kasing. That's a very good question. Nga nung mga laki na may papatay sa paghimugso sa mga Hebrews dito sa Egypt. That's another very good question. The more you know this answer, the more we know the answers to this question, the more nga mabrugin ang atong pagsabot sa kabugbugon o gahong sa langit nung amahan. Kaya nga rin talire sa chapter 5. Kaling giharte ng kasing-kasing, tanawar ko nga nung giharte na, ang first two verses sa chapter 5. Nga nung giharte ng kasing-kasing sa pero. Chapter 5, afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith Yahweh Elohim of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Unsa ko raw? Ningon si Pharaoh si Aaron ngadto sa pay, ningon si Moses si Aaron ngadto sa Pharaoh. Ang Elohim ningon, ang si Yahweh Elohim sa Israel ngayon, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Kaya na nga verse 6 on, nagana ka makita, hold a feast. So ngalit pwede sa panyawin yung magpista tapara niya. Wa pa na hingalikong sa pistahan. Nga karo, nara pa yung umabot at umabong tuwi, magsabot ang sa itong himoon. Kaya natin celebration, new moon man. Ang new year is new moon. O ito nang sabutan karong butang. Kaya mo ba din kami mamalik o puto? O palis, kaya na mga kabilinggan sa lawas, apil ko. Pero kung sa itong bag sa pera, sa ito bang sa pero, pangyong, let my people go, that they may celebrate a feast in the wilderness. Ang pero ni Ingon, who is Yahweh that I shall know his voice? Ah, hambog ka sa pero, uy. Who is Yahweh that I may know his voice? Yahweh pa na kay Kapital, kung ning upat na letters in the L-O-R-D. So Yahweh, yun na dito sa original. Who is Yahweh that I shall know his voice to let Israel go? I know not Yahweh. Ako yung hambuga kayo. I know not Yahweh, neither will I let Israel go. Unsa imong napatik na sa stubag sa pero? Hambogiro. Muragway. Muragway. Anong? Muragway. Kamatayon. Muragway. Arang ma sayop siya. Mga naisaktong ingon. Di pa kahigod ni hambugon. Pusa kining mga hambugon. So, murag ka nindit doon maunag dahil kasing-kasing. Kaya mo man yung upusin sa mapaubusanon. Ang mapaubusanon, mo na yung humog kaluyan niya bayaw, pero mga humbukon, mo na yung humog mo gahing. Ano man? Gahing naman dahan! Moras pa rin si? Gahing naman dahan, ito rin nagkahit. Kinsan ko na si Yahweh, humog ko kasi yung tingo? Wako kayo na si Elohim, wako lang ni Yahweh. So yung saon, di tamating ang lugi pagkahit. Si Piro na, hindi mo nag-choice, gani ko sa muto. Pugso na lang siya rin ha, hinabo ang gusto sa Elohim. Karo! Kung sa may lang punto din eh. Ang punto din eh, son mo eh. Tungod aning nga mungat ko sila sa kamingawan maghimog pista nga to sa Elohim. Si Pero ning on. Tungod kay dagka naman yung mga Hebrews din eh. Sayon na nila makuha ang kuta sa bricks. Munang, manggawas na kay magpista. Hala, tawag ko niya kay mga sinalingan. Ayaw na nila sila tagay o straw. Pero ang kuta sa kananghanon sa bricks, maugi hapon. Ay, kakabuang mo ang pangita o mga straw, or building material sa bricks ang mga Hebrews. Mo, amang gusto siya kapot silang kuta. Lagi pa, ulata sila. Labi ng ilang mga officers sa ilang mga grupo sa Hebrews. Gipang ulata sila. Unya, ningat to sila sa pero. Amin lang consideran sila sa pero. Wa amang pero mo consider. Adi, kung mo consider, muhatag nilong straw. Kay, wa namang ipang trabaho. Mo na mungat mo sa kamingawan, kay magpista mo sa inyong Elohim. The same kuta sa bricks, pero why straw? Kung itong pagkasunod na, ning nga to silang Moses, o niya si Moses, naging istorya sa Elohim. Lala po ila yung lindot kayo sa punto at ang bantaya. Kay kuton rabani sa mga kontra sa ngalan ng Yahweh. Ate? Pagkatubang ni Yahweh o ni Moses, nga ni-report si Moses nga to sa Elohim, nga di man musukot si Pero, niya din eh, mingon ang verse 2 sa chapter 6, and Elohim speak unto Moses, and said unto him, I am Yahweh. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, unto Jacob, by my name, by the name of El Shaddai. But by my name, Yahweh, was I not known to them.
Oh, matatali ha, kay kanon ay nigikot sa mga antiyaw. Wah, man kaila sa Abraham, si Sapong, si Jacob, sa nanay Yahweh, naningon, but my name Yahweh, I was not known to them. Kay punto na to din, he. Ang ngalan ni Yahweh ni Yeshua, vital sa kaluwasan. Kung si Abraham kuno, isaakot si Jacob, wah, kaila sa ngalan ni Yahweh, anong nangaluwas man lagi? So, di na vital sa kaluwasan ng ngalan ni Yahweh. Nasabtan ni Kisano punto? Karoon ang pangutana, how do we explain that? Nanimun man, sa ngalan ni Yahweh, wakro siya, mailhi ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Niya manong luwas mo sa Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Tinood ba mo mailhi? O how do we know nga nailhan yun? Nga di man kamahimuron mo tawag kong silpon ni Abraham. O ni Isaac, ni Jacob, hello, Abraham, Jacob, Isaac, mangutana tami na kailan ba mo sa ngalan ni Yahweh, wa? Di pwede. Di takahimuron. So, sa may itong himoon, let us scan the pages of the scriptures before this. Nailhan ba si Yahweh siya nga lang, na Yahweh, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob? Nailhan, wala? Amin probe ninyo. Okay. Atong huli ko na probe, ha? Genesis 22:14. Genesis 22:14. Take note on this. Makahinat po ganito na niyo, mga anti Yahweh. What did Elohim siya sa ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob? Na si Yahweh ba kang Elohim ba ni sana? Siya ba ang Elohim ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob? Genesis 22:14. Masagi mo din eh. Genesis 22:14. Unsa yung account ani Genesis 22? Si Abraham padung sa Mount Moriah kay maghalad ni Isaac. Sa dayon noon tandungga po si Isaac. Kung sa'yo kahit na po, ang himigunit sa iyong kamot, huwag siya magkatayon o stop sa iyong anak. Ningon ang manulunda. No, do not to your son. Kaya ningon si Yahweh, now I know you love me. You love me very much because wag ka magdumili pag-offer bisan sa imong anak. Kaya ningon, na ay karniro na po sa sampinitan. Mao na ihalal. So ang maong lugar o sige nga lang ni Abraham sa maong lugar. Diyan din eh, niingon sa 22:14. And Abraham called the name of that place Yahweh Yireh. Yang nga lang ng maong lugar, Yahweh Yireh. O sa'yo minig Yahweh Yireh? Yahweh provides. So ka-provide sa kihalag na malarap. Yahweh Yere, as it is said to this day, in the mouth of Yahweh it shall be seen. So nakaila si Abraham sa ngalan ni Yahweh, wa? Nakaila. Iya, kinihingan lang namang lugar kay Yahweh Yere. O diba, Yahweh Yere. Laing proiba, nga nakaila si Abraham sa ngalan ni Yahweh. Genesis 12. Tulong mo niya itong tanaw nilig na kailat yung sila ni Yahweh, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Genesis 12:3. Kung sa gingon din eh. 12:3 hangtod sa 8. Pero hangtod na natin sa 8. Kaya ang 3, bahin man na sa blessing ang ipromise sa Elohim na ito ni Abraham. Dingon ang Elohim na itong Abraham, I will bless them that bless you. I will curse them that curse you. In thee shall all families of the earth be blessed. Pag versikulo 8, niingon din ang account. Genesis 12:8. Kung sa isulti din ang isawa. Genesis 12:8. Sabay niyong nabasa sa Genesis 12:8. And he removed from there unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and high on the east. And there he built an altar unto Yahweh and called upon the name of Yahweh. So klaro yung nakaila si Moses sa ngalan ni Yahweh. Nasabtan? Karon, kaysa pa. Si Isaac, Genesis 26:24-25. Genesis 26:24-25. Ang account din eh, naghimog at tabay si Isaac. Kaysa una, wak may buhon waterworks.
wala may level 3, why richly? So, gahimo sa katabay. Una gailog sila sa mga kontra nila. Karon sa may istorya din sa versikulo 18. Genesis 26:18, Isaac dig again the wells of water. They had dig in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham. Karon dunay lalis sila diha. Kunya ningon ang versikulo 24. The same chapter, Genesis 26. And Yahweh appeared unto him, meaning unto Isaac. Yahweh appeared unto him the same night and said, I am the Elohim of Abraham, your father. Fear not, for I am with you and will bless you and multiply your seed for my servant Abraham's sake. And he built an altar. Kinsa man ang he? Isaac. And he built an altar there and called upon the name of Yahweh. O kinsa ni called the name Yahweh? Si Isaac. And called on the name of Yahweh and pitched his tent there, and there Isaac's servants dig a well. So nakailag yan po si Isaac sa ngala ni Yahweh. O niya ang ika si Jacob. Genesis 28:16. Genesis 28:16. Nahinom ka wanin si Jacob gadanggo ditos Betel. Hagdan na bihang taasan niya po sa langit. Pagkamata niya pagkapunta, gikuyawan siya. Gikuyawan siya. Nanuman, atong masahod ni Nixon, nganong gikuyawan siya? Versículo 16. Genesis 28:16. And Jacob awake out of his sleep. And he said, surely Yahweh is in this place, and I knew it not. Sigurado yun niya, Yahweh din yung lugar, uwa ko kalibaw. Sa ito pa ang tulo, Abraham, Isaac, at Jacob, pulos na kaila sa ngalan na Yahweh. So, mo sa may problema aning 6:3 sa Exodus. Galingon magwa sila kailang tulo sa ngalan ni Yahweh. How do you reconcile? Yung may conflict ang kasulatan. O may seeming conflict because na sa mga work of the translators. Remember ka itong niyadili ni original. Ang niya na ito nangabot, hubad sa hubad sa hubad sa hubad. Araw ma-present ninyo ito ni hubad sa hubad sa hubad sa hubad. Ganito yung accurate na nangabot na sa tumoy. Nakasuhay mo, duwa ka ng message relay. Ngayon, hubad pa ko no? Message relay that you cannot rely. Nga naman, nga po, maglumbay. Kung sa panuha ng message relay, eh, dahil maglumbay yun ako. Oo niya, na ipasahon dito ng message. Ihumhong tos number 2. Ang number 2, mohong tos number 3. Ang number 3, mohong tos number 2. Ang katapusan ni ka na po, mo'y musuwag sa gihumhong. Makatawag yung kaspurba. Ang niyabot ng message sa tumoy. Ligod mo sa original. Maunay punto sa translation. No matter kung sa kaanes o kapo ng translators, nag-usip yan. Na po'y tinuyo na gisayo. Na po'y honest mistake. Pero kitang nagtuon sa kasulatan, na may mga technological mga paagiro nga makabalik sa sinugdanan, labi na kayo na nakaluta na sa archaeologists ang mga writings sa ancient times. Nga wa to doktore. Dead Sea Scrolls, nahana. Napoy lang nakita nila ang dito sila sa Israel, nga dito yun ang temple kay himo nila ni Moses sa ilang panahon. So, ayun mo makita ni Exxon, ang message really, nga niyabot sa tumoy, giswat ka message, lahi na yun kayo sa pagsugod. Mao na nahihabos kasulatan ron. So how do we reconcile the seemingly contradictory verses? Gawa ka ilang na nakaila niya sa ngalan niya. Unsa may itong reconciliation nila. Sa akong na-resense ni Nixon, it should be a rhetorical question on Exodus 6:3. Rhetorical question. Unsa yung pasabot ng rhetorical question? Sa ngalan na Ephraim, wa ka kaila na ko. Sa ito ba? Nakaila ka? You're not expecting an answer. You're emphasizing a poem. To arouse lang din. O, panalita. Kung sa may lang example sa rhetorical question. Kung sa example rito, kung sa ipasabot ang rhetorical question. The answer is in the question. The answer is in the question. Nga, sa ano po ka, wala kay saling na ko? Ay, pasabot. Di saling. Diba? Diba? Huwag mo kasungin nga na? Huwag mo kasungin nga na? The answer is in the question. Wala ka mo sa ligna ko? Oh, may Brother Richard Manlangit. Wala ka kaila sa kungan nga Richard? Ay, pasabot na kaila. O diba? Kuwang siya o kuwang siya nakita ni mo na huwag ni mo sa ligin niya nga
mo nang iyang gipasay so di kakailangan si Richard ko. Di ba dinaka ang imong anak nga malaki kayo. So ang punto din sa 6 sa Exodus, it should be a question mark at the end of the sentence, not a period. Nila ang punto. Ang original sa Hebrew Bible, bisan ko sa asal ninyo i-research, walay punctuation marks. Walay punctuation marks. Walay ko kuya mo sa mga Hebrews. No? The original scriptures written in Hebrew, walay punctuation marks. But they know where to stop, they know unsa ipasabot. Kita why push why? Walay punctuation marks. Maglisod ba ta? Napito po yung mga Bisaya, manonood ko yung punctuation mark, mag-text, mag-libo, oh, sorry, hindi na eh. Di ba na yung mga text na yung punctuation marks? Ikaw na yung upiro ko ka sa kapit. Doon, mag-libo po ka, question, mali or period? Then, what to ka? Lahi ba lang yung what to ka? Lahi na sa meaning, what to ka? Lahi na sa meaning. Nakasoy lang yung mga gawa kong text na yung punctuation marks. Ako, maglabot ng sabot mo nang mag-text, so, ano pa rin yung na, kasi punctuation mark na kuhan eh. Kaya lison o white punctuation marks. But, bisag yun siya na kong research yun sa mga research ng himo, usag yung kabutan na yunanimo sila. The original scriptures ng kisort sa Hebrew, walay punctuation marks. Unsa pa rin punctuation marks? Ako ga-assume rin akong nahibaw na kung sana, diyan may nung sana na kong magwalit. Ilo sa rin ang punctuation marks. So, hindi na kumasyon. Ang punctuation marks, mauna, period, comma, question mark, exclamation point, colon, semicolon, dash, apostrophe, etc. Mauna yung punctuation marks. Mo express na si mong ipasabot. Kung nakurang ka, ha? Punctuation mark nga, exclamation. Kung karang yung mga, ha? Duha ka, punctuation marks nga, exclamation. Kung tulog yun, ha? Tulog ka, exclamation point. Nagurap ka o nalipay ka nga namutahan na po ang duha punctuation mark exclamation question mark po sa ito duha yung mga feel na nagurap ka nga namutahan na po ang uban ka may pili na ako kay pili ng punctuation mark sa'yo nagkasuhay mo yan mo nang inong ganit ka congratulations nga tulog kayo nga na pertigong inita yung pag-congratulate niyo. Pero ngayon, congratulations sa question mark? Pero, hindi pwede congratulate, papag-congratulate. Kaya mo question mark man eh. Diba? Question mark, congratulations? Uy, mura ba, wani malipay ni congratulate? Pero, congratulations, period ra. Sa normal, congratulations. Normal ka na, no? Pero, congratulations! Sa tulong ka na ka nga na. Mura, so, ako nang emphasize kay kita, we do not appreciate communication very much. Gusto lang tag masabda na itong istorya, pero in the manner of saying it, doon ay daghang musod na aspito. Kung di ni mo bantayan, ang imong ipasabot, di mo'y masabda sa imong istoryahan. Di ba na yung muna na? Ang imong ipasabot, di mo'y nasabda sa imong istoryahan. Kaya mo na, layo o doon? Layo. Layo, doon o layo? Doon. Ay, paglakaw pa, layo, mento. Nga naman. Ang istorya nga dool, kaya pareha dool naman ang 3 kilometers lang to. Pero ang nilakawalwa na dool, kapag isang kusang kilometro, so 3 kilometers layo na yun na niya. Sa ona, niya to may ginaghoban pila. Niya to may mga amigong sa barista. O, may mga to simbahan. Niya diyan namin, o saan niya, asa niya mo sir? Kaming ilo diyan magtupikiro. O may, niya ba, dani mo siya to? At to may simbahan sa barista. Ano niya, dool ha? Hindi ba, dami yung sana. Layo niya. Among dool, patungan mo, pila kaming tros na lang, hundreds of meters. Uy, ganak ka ang minit. Tabok pa may ko sa kamoto. Dito pa sa kamoto. Gihanghang yung pension. Kamang inong na sila. Tuod na layo pa na ito. Ang to ba, basta si Mod itudlo, layo pa na. Ukaw ba? Ganak, di hadap ito. Layo pa man ito. Mas may pa rin kung tudlo na kamot ka na. Kaya doon na. Si Mod ganit ko itudlo. Ang doon na layo. So, mo na yun sa unang punto nga din sa atong 6-3. It should have been a question mark. Rhetorical question. Kinugdong niya ang punto na, o sa spelling na rhetorical question. R-H-E-T-O-R-I-C-E-L. Rhetorical. The answer is in the question. Purang ba, dogay na mga amigo niya, nasipatay ka sa, nagduha-duha ng mga amigo, yung mga ginon, wala pa mo salig na ko. Meaning ni salig. So ayaw magduha-duha. Kung ipasabotan na. The answer is in the question. Sa ngalan nga Yahweh, wako hili.
meaning nailhan. Lamang si Moses ang ikan nagluhan-luhan naman kaya nahandog man sa piro. Di ba nahandog sa piro? Daghan ko yung isang rason nga kadawayan ng Elohim na suko ng Moses. Kaya daghan rason, di ko kamagsulti, yungit ko, hinay ko musulti. Nasa iron, buto ba ka spiro na ko? Nasuko na ang Elohim na kadawayan, daghan rason. Di ako ningon, di ako ningon naman ang isang rason. Ako ngina, Diyos giwan niya naman tanga. Kamu ko niya tuba ko. Hari, danya tanang daho, legislative, executive, judiciary. Hablo ka niya kung ni Duterte, nga niya kahimok budget kay Congress na mahimok. Katulang naan niya tanan, pwede pat yun na yun, di mo suro, di mo patungo, kaya na ang kahong tanan sa Pero. Ang Pero it's on, kung yung i-research, the Pharaoh of Egypt, mo man ay ilang mga hari dito, ginila silang katawan ng mga Diyos. They were worshipped as gods. Mo na ikuyaw dito, hasta sa Greece, they worshipped sila as gods. Hasta sa Roman Empire, kanyang panahon. Mo na nga si Pero nire, hayahaya mo mo to ko siya ang ilima ko, gising ba din eh? Oh, siya laging kabahata. Mo na nga, nakahimo sa choice by rejecting Yahweh. Huwag kong ipanahin na lang ang yan, kasing-kasing. So ang uban na ni Isoon, nga bahin, ipasaligan sa Elohim si Moses, nga mag-uban ko ni Moayong Kahadlo. Unalay ang katapusan pa sa chapter 6, ginumerate ang mga kaliwat sa Israel until the tribe of Levi. Ang ginganan niya rin, Reuben, Huda. Unya, pagkapot ni Levi, mga Levites naman. Ang punto ngayon nga itong emphasize mo, ano eh? Bantanya, dito ko si Israel, kusog mo claim ang mga Ortodoxo, kasi sila kung nung isaligas kasulatan. Yung mga kung ikikita dito, galang ka po sa kalsada sa Jerusalem. Sila ito kung ipihalan, so busa sila kung ituuhan, yung ginan. Have you not read your Torah? Moshe was not a Jew, he was a Levite. Di ba si Moshe, kung di ba din? Levite siya. Aaron was a Levite. The first high priest was a Levite, not a Jew. And the first leader of Israelites coming out of Egypt to Canaan, the old Hodeo. Si Moshe was of the tribe of Levi. Basta itong Hodeo nga hapin ka istorya, basta mo nagkulat nga, kamao ba ni Tawana? Nagtuon na ipunin. Ang punto mo rin, magtuon tayo son, huwag yung tayo kagulan, bisa nasa patapanong. Kaya makamao tamo tuban, kamao tamo raso. Di nang magsunod-sunod na bitatawa, takasabot. Kaya kung maging nansiya nga, ayaw, do not do that. The Bible is for everyone who loves the Elohim of Israel. Diyos, Radyo Kuno, si Radyo Kuno, si Ila Natanan. Again, na, Moshe was not a Jew. Aaron was not a Jew. So, do not claim that Adam was not a Jew. Ang Israel, kasubo na ng Jacob. Therefore, Abraham is even not a Jew. Si Abraham, Hodeo din. Tili, si Isaac, Hodeo din. Tili. Kinsa may no Hodeo? Literally, ang kaliwat ni Huda, na anak ni Jacob. So, one of the 12 tribes ang Hodeo. Therefore, ang umang tribes, sila yung Hodeo, pero Israelite sila. Kaya anak man sila ni Jacob na nahimong nga ng Israel. Therefore, si Isaac, dili Israel eh. Dili po Hodeo. Siya ay ginikanan sa mga Israelites. Ang amahan na itawagon sa nga, kaliwat sa mga pakuangkon o mga apo. Pangalitan, si Papa Francisco. Hindi na siya anak nga kanang Berlina. Hindi na po siya Jeremy na po yung anak na Dominic. Kunja, si Papa inog Dominican. Tanungan, si Papa nun yung murag kaliwat sa apo. Di po yun eh. Meaning, si Isaac, dili mahimong Israelite. Kaya siya mo yung ginikanan sa Israel. Nga mao si? Nga mao si? Jacob. Si Abraham po, dili po Israelite. Samot na sa tanong si? Iba. Ganong emphasize sa pananak ko. Ang tuba po sara. Dakan kang hinabuan mo ingon. Kanang sabado brad ilara na si Israel. Kanang pagkaon nga di mo kabaw ilara na si Israel. Di akong hina. Kaya siya nagsi iba kadi man Israel. Yan na may sabat. Ang sabat kasukod sa Eden. Yan na may sabat. So ang sabat for all mankind. Di for Israel na. Si Noah. Yan ang pagkaon sa hinlo o hugaw. Ang isuod sa arka ng mga hinlo. Tagurha. Kabaris o tagpito? Tagpito. Ang hugaw? Tagurha. Unya, ano na may hukaw hindi? Kung kayo Israel itong panahon, si Noah was at an Israelite. Ano hindi siya? Kayo na hong, natanan sa rango kung Israelite? Kaya rin ang tanong, brad, gano'n man itong mga hukaw, brad ka? Doon na may pasudlos, arakaw niya ang mga hukaw, mga hindi, kapito man. Ano ba ito? So, baboy, bayin magkira. Baka, pito kalaki, pito kabayin. Ano ba ito? Ha?
Oh, o sa katubag, so nakatubag ka na kanindot, mo lang nakanindot sa kasulatan ng magtuon na. Ang mga hinlo, mo to'y kanon nilang adag ni iba, humaslunok. Di ba lang mo kaon sa hugaw? Ikanohang tubag, ang mga hugaw mananap, nag-enumerate sa kasulatan ng hugaw, kung mga nagpas-pas na kakanak, na abay baboy, nanganak usar ka mo? Pilayan ang baboy ka sa karan? Oh, naghari. Ang baka, pilayan ang kasagaran? Usa, ausa sa baboy. Usa, panak sa baboy. Ausa na, baka. Ausa na ba? Haas, pilayan ang. Baghan niya bon. O mga lamok, pilayan ang, pilayan ang. So ang mga mahugaw na inumerate sa Bible, kung mo'y mga nagdaghan ang ilang pag-multiply, pas-pas. Kung mga hinlo, baka, kabaw, kanleng, duha, usa. Duha, usa. O muna yung mong nakita niya, o parihamon sila kanagan, ma-overwhelm ang mga hinlo sa mga hugaw. O itong hinlo, tagpito kapares. O niya ang baboy, usa ang kapares, lagi bae. Nanganak tong pito kapares nga baka, pagpanganak, pito ang kabok, usa ang kasagaran ng baka. Ang anak, di ba't kaluha? Ang baboy, pagpanganak, dosin, apsan, retsuwa, pito. Nakuha po tayo, son? So, honik, son, ang mga punto nga nung didiscuss sa tong haptara, I hope naka-learn ta o kakanto tangani. Kaya kasulatan din son, there is no stop to learning. Tungod yan itong pag-learn all throughout, through eternity. Bisa pa yung kingdom of Yahweh. Hallelujah.